Nag-umpisa na ang mag-roll out ng bakuna ang Antipolo City para sa kanilang mga healthcare worker ngayong araw. Kasabay niyan, hinihintay na rin ngayon ang pagdating ng mga bakuna ng AstraZeneca na galing sa COVAX facility. Para sa update, makibalita tayo live mula kay Greg Gregorio sa Antipolo. Greg, kumusta ang roll out ng bakuna at mataas ba ang vaccine confidence dyan? Yes, Cheryl, nagpapatuloy ang vaccination program dito sa Antipolo Health Systems Annex 4 kung saan 279 healthcare workers ang target mabakunahan ngayong araw. Cheryl, mataas ang vaccine confidence dito ayon mismo sa lokal na pamahalaan. Katunayan, kulang pa nga daw yung natanggap nilang 300 doses ng Sinovac kumpara sa bilang ng mga nagpalista para magpabakuna. Ayon kay Antipolo LGU Public Information Officer at dating Mayor Dr. June Henares, 500 na yung nagpalista para makatanggap ng bakunang ito. Kaya naman humiling na sila ng karagdagang doses ng Sinovac mula sa national government. Pagtitiyak naman ni NTF Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon kanina sa naging programa na may darating pang karagdagang mga bakuna para sa Antipolo. Cheryl? Puntahan ko naman ito, Greg, yung sa AstraZeneca, ilang doses ng AstraZeneca ang parating. Sigurado na ba ito? Kasi yung palasyo, sinabi nila sigurado, pero ang ating vaccine czar ay ayaw magsalita ng tapos. Yes, Cheryl, 487,000 doses ng AstraZeneca vaccines ang inaasahan ng dumating sa bansa. Ayon sa Department of Health, pagkarating nito ay dadalhin ito sa Metropack na isang cold storage facility sa Marikina. Pero yung mga detalye sa allocation nito ay inaalam pa. Cheryl, bukod naman dyan sa 487,000 doses na parating na ng AstraZeneca, sinabi rin ni WHO Representative Dr. Rabindra Abeyashinge ay makakaasa ang Pilipinas na mayroon pang darating na 4.5 million doses ng AstraZeneca mula pa rin sa COVAX facility pagdating ng Mayo. Cheryl? Yung aasahan ba natin, Greg, mula sa COVAX facility ay tanging AstraZeneca lamang? Cheryl, hindi. Bukod sa AstraZeneca ay sinabi rin mismo ni Dr. Rabi ng WHO na darating din yung 117,000 doses ng Pfizer vaccines para sa Pilipinas mula pa rin sa COVAX facility. Inaasahang ilabas yung mga detalye kung kailan darating yan ngayong buwan. Cheryl? Balikan ko itong AstraZeneca. May mga nagsasabi na hindi gaanong epektibo ang AstraZeneca vaccine sa new variants nga. Ito yung UK variant at South African variant. May mga reaction ba tayo mula sa mga otoridad o mga LGU tungkol dito? Cheryl, sa ngayon, sa mga nakausap natin, kumpiyansa pa rin sila na magiging epektibo itong AstraZeneca vaccines laban sa SARS-CoV-2 at sa variants. Katunayan, maging ang Department of Health ay nagsasabing yung basehan o yung pag-aaral na nagsasabing napapababa ng B1351 variant, yung efficacy rate ng AstraZeneca, ay sinasabi ng DOH na mababa naman yung sample ng study niyan. Katunayan, 2,000 lamang daw. Pero bagamat hindi pa nga peer-reviewed at hindi pa penal itong mga pag-aaral na ito, ay kinukonsidera naman daw yan ng Department of Health. Nagbigay din naman ng reaksyon, Cheryl, si Dr. Rabi ng WHO tungkol dyan at sinasabi nilang sila ay naniniwala din hanggang sa ngayon epektibo ang AstraZeneca vaccines laban sa variants ng SARS-CoV-2, lalo na sa pag-prevent ng severe and deaths para mula sa COVID-19 infection. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.